Okay, so nasa kalagitnaan ako ng pagre-record ng Kadakrap series na gagawin ko ngayon. And then biglang nagloko yung OBS and nag... Marami na akong progress niya. Oh no. Anyway, what's up sa inyo mga Repopips? Welcome back nga pala sa panibago na namang Minecraft video mga Repopips. So for today's Minecraft video is panibago. Panibago episode na Kadakrap guys. Ano? Guys, can you do me a favor? Please drop a like in today's video guys. Ano? Ando lang guys para I feel good. Kasi tae, nag-crop yung file. Hindi ko lang kung... Oh my god. Anyway, it doesn't matter. So hey, what's going on sa inyo mga Repopips? Welcome back pala sa panibago video. And I'm back at it again. Bro game 69XD 0.9% of dyan sa sobrang haba ng pangalan ko, hindi ko alam kung paano banggitin. So yun na nga, sa kasalukuyan ako nagbibuild ng iron farm guys, ano? And nire-record ko yung proseso kung paano siya ginagawa guys, ano? And then bigla ako napansin na medyo nagdoloko yung OBS ko. And yun na nga, nagloko nga siya and nag-corrupt yung file. Butin lang hindi ko natapos to, na nakita ko kagad. And papakita ko na sa inyo to mamaya kung paano ko to binild lahat, ano? Pero sa kasalukuyan ako naglalagay ngayon ng bed, okay, para sa mga villager na gagamitin nila. Okay, ito yung gagamitin nila na bed, okay. So yun yung progress ko to. Anyway, okay, so since na nalagay ko na to, ang nais ko naman na gagawin guys, ano, sirain ko na to. Biruin nyo guys, 50 minutes in na ako sa recording. Nagsimula ako ng 10 ay hindi ko alam kung anong oras ako nagsimula. And alas 12 na kayo. Guys, di pa rin ako tapos sa ginagawa ko guys. Like, what the heck man. Ari! Woo! Ano yung naman nagagawin guys, ano? Maglalagay ako ng zombie sa taas guys, ano? Para kahit umalis ako guys, merong mob sa taas. Ganda yun para mag-spawn sila ng maraming golem, okay? So, ang gagawin ko ngayon guys is pupunta ako dito sa gitna na to. Kulang ata yung bloke na meron ako ngayon. Pupunta ulit ako dito sa gitna. And after ko pupunta sa gitna, ano, di mo mapapatay. Ang daming bed dito, boy. So, madami din zombie sa baba guys, ano? And dito pala si Clarice and si Kuya JC Grit. Yun yung mga tao na nandito ngayon. So anyway, 4 block up yung gagawin ko. So, paano ba to? Hindi, kasi dito banda 4 na to is villagers. Ata, hindi ko sure. Wait nga, tingnan nga natin sa test world ko. Nasa dito sa test world ko. So, ilang block up to para ano. By the way, ito yung finished product kasi nasukan si, nag-ano siya ng golems. Ano? And, nakakalungkot, may pusa guys. Hindi ko maiiwasan yan guys. Hindi ko alam ba't may pusa nakasali. It wasn't my plan at all. Pero may pusa nakasali anyway. So isang bloke lang siya. So that's good. So ibig sabihin ilang bloke high ito. Ilang block high ito. So mga nasa, okay, 5 block ba? Tama ba? Gawin na natin 4. Kasi kung 4 block sa ulo na nila mismo. Pero yun, may nag-i-spawn pa naman na, ayun na ba yung kanina? Batay na ba yung kanina? Pero yun, anyway, kanina ko rin ito ginawa. And ayun ko kung masasabi ko bang efficient yan. Pero oh no. Huwag niyong panoorin guys. Huwag niyong panoorin. Nasasaktan din ako. No? Anyway, marami nagre-reklamo sa inyo last video na may ina daw yung boses ko. Okay. Ah, hindi pala ako yun. Si Witski pala. Marami nagre-reklamo sa inyo na si Witski daw na yung boses doon Witski ay mahina. Pasensya na kayo. Ha? Gabi kasi nagre-record si Witski. Kaya ganoon. And anyway, sinira daw ni Witski yung ginawa ko sa Kadakrap. Like... ginawa yun pare. At sinabihan niya pa ako na suck at building. Kaya ito gagawa ko ng ganito para sa inyo. And hopefully gumana to siya. Okay? Kasi hindi ko talaga sure kung gagana to. So what if ginawa ko to siyang 4 block? Anong mangyayari? Matataranta pa rin ba sila? Kasi yun yung importante, matataranta sila eh. Ayun, medyo natataranta sila. Hindi ko kasi alam ano yung itsura na natataranta sa mga villager. So si Tostado pala to. Tostado talaga yan. So 4 blocks. Natataranta sila. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba sila Tostado nasa baba mo? Parang gawin natin to. Hindi! That was not the plan at all. Wala yun sa plano. But yeah, I'll take it. Okay, so 4 block high to. 4 block high na to, diba? Ay, actually, gagawin ko palang para social glass. Para hindi naman tayo masabihin ni Witski na ang pangit-pangit nga ng gawa ko na tapos ganito pa ilalagay ko, diba? Kayo guys, what do you think? Pangit ba yung gawa ko? Comment sa comment section down below, okay? Sana huwag nyo na ako balahin sa comment section na ang pangit ng gawa ko kasi I know for a fact.
Okay, kasi pangit pakinggan yung paki. I know for a fact that my work is ugly. Pero mas ugly talaga si Witski. Gagawa lang ako ng hagdanan dito, guys. So, bilis natin before maggabi para matapos na dito na mas madali, okay? Kasi tawag nito paggabi na din. And ayoko naman masunog yung mga gagamitin natin, mga zombified na to. Okay. Doon, andun pala sila, by the way, yan. Okay, so, kailangan ko lang bilis-bilisan ng konti. Basta maya-maya konti, guys, ano, pag natapos ko na to, hopefully matapos ko ngayong gabi. Pag natapos ko na to, guys, tuturuan ko rin kayo kung paano gawin yan. Siguro kunin natin yung makeup. Basta depende kung sinong makaakyat una, yung panalo. Okay. Isa lang dapat, guys. Isa lang. Okay. Huwag ka na umakyat. Okay, halika dito. Huwag kayo matulog, ha. Huwag nyo paniwalaan yan. Basta may maglabas na ganyan sa server niya. Huwag kayo maniwala agad-agad sa mga ganyan kasi fake news yan. Matalino tong go na to. Nagmura pa ako. Ay, ganito. Mahulog ka dyan. Do we consider this successful? Yes. Pinakaba mo pa yung itlog ko doon, ha? Medyo kinabahan pa ako doon ng konti. Please. What? Anak ka ng... Okay lang yan. Kasumabog. Guys lang yan kasi meron naman siyang captain. Kita nga. Ayop ka. Di kita titigilan. Ikaw ang malas sa negosyo ko dito. Medyo ano na to, guys. Ito. Totoo. Medyo damage na yan. So ito na lang kukunin natin. Hindi ka dito. Parkour. You see that? Parkour. Alright. So after nyan, tatakpan ko na lang siguro to. Kasi kakailanganin ko rin tong mga glass ito. Okay, so dapat pala di ko muna nilagyan ng ano. Lalagyan ko pa ito ng name tag. Ayan, may ganap na isa. So i-clear ko rin tong path na ito, mga repubs, no? Kasi naalala ko, kailangan pa pala natin i-akyat yung mga villager. Okay, so ito yung path ng villager. Papunta sila dito. Aakyat sila dito. So kaya hindi ko pa muna tatanggalin itong mga to. Okay, so hindi ko muna siya tatanggalin, guys, no? Kasi kailangan ko pa ito. Utang tayo, utang. Wala pala akong dayas, guys. Pero sige lang. Babayaran ko bukas. Basta babayaran ko si Maki Kun. Okay, mag-alala, guys. So, utang lang tayo ng name tag. Okay, kasi kailangan ko na talaga ngayon para hindi mag-despawn yung kupal na yun. Okay, hopefully, pagbalik natin, nandun pa siya. Buhay na buhay. Okay, so puto pa tayo kay Maki Kun. Alright, dito na tayo. May free anvil ba dito? Walang free anvil. Pero anyway, ilan to? 2 stack, 1 dayas. Babayaran kita, Maki Kun. Wait lang. Kailangan ko ng iyong anvil. So, may anvil ka ba dito, kaibigan? Okay. Huwag kang tumalon. Okay, saan ang anvil mo, Kuya Avery? Pwede bang paggamit? Nag-jijitsu-jitsu to si Kuya Avery. Si Kuya Avery, ah. Gamit nga ng anvil mo. Okay. Sige. Salamat. Okay, so isang name tag lang ang gagamit niya, guys. Ano? So, papakala natin tong Tostado. Ayan. Kasi matutusta siya pag wala siyang ano. Arigato. Anyway, lalagyan ko na to ng name tag. Si Tostado. Boom! Isa ka ng official na Tostado. Okay, so anyway. So maglalagay ka ngayon ng... But feeling ko ang baba. Parang kinakabahan ako ngayon, ah. But parang feeling ko may... Anyway, kukontinue ko nga itong ginagawa ko. But parang may mali talaga. May slightly mali. Pero yun, titignan natin ngayon kung paano ko ito ayusin, guys. Okay. Alright, guys. So, nasa Discord si Cyclops. Sayo magsalita ka, Say. Say. Ay, dun siya sa Discord. So, nasan ka ba, Say? Nasan ka? Wala, papasok pa lang ulit. Date pala. Kunting update lang, ano. As you can see, ito na yung gagawin ko na pathway. So, pagbaba nila dito sa mismong spot na to, tatanggalin ko na, so mayroon akong boat na nilagay dito. Pero yung problema ko, paano ko aakyat? Madaling solusyonan lang yan. Pero mamaya na natin solusyonan. Okay. Ito na yung oras, guys, para lumabas kayo sa mga bilangguan nyo. Naging masaya kayo. Hali, sinong lalabas? Labas. Hindi ata trip ng mga to lumabas, ha. Ayaw nyo, girl. Sabi ko, labas. Ayaw lumabas. Ito lumabas. Yan. Very good. O, labas. Sino pa isa? Pasa palas na. Nasa pa. Labas! Sige na! Ba't nagsisitingin na lang kayo? Ayaw talaga nila. Kaya papasok ba ako dito, eh? Sige, tutulakin ko na lang kayo. Gusto mo pa talagang pirasahan, eh. Ayan. So, dalawa kayo. So, tara na. By the way, sir, para sa inyo hindi nakakalam, pwede mo nang gawin to sa boat. Sana hindi kayo masafukit. Punta dito. Wala, malalaglag sila. Okay. Kinabahan ako dun ng mga 1%. Tara, akyat. Masasapakit kayo, wag! Okay, welcome to the real world. And dun na magiging bahay nyo. Dito kayo. Hopefully, hindi kayo mahulog dito sa ginawa kong something. Kasi magiging problema yun. Lumilipad na sila, guys. Dito. Wait. Matulog kayo, Sai. Sige, lipad to, eh. Alright. Pero yun, guys, ganun yung proseso na gagawin ko para maakit sila. So, titignan. Basta yun na yung proseso. So, titignan natin ano mangyayari mamaya.
Yeah. Okay guys, so we managed to put the villager dito. Magpapakahirap pa sana, kaso lang, na-realize ko, ba't ka umakit? Ayan, pwede pala siya i-ano na lang. Tawag dito i-breed. O, i-breed na lang namin to. Yung dito naman na part ay i-breed ko pa yung villager dito na banda na part. Actually, nag-breed na ba to? Hindi ko sure eh. So, maglilinis na lang din ako ng konti guys. Ano? And after nyan is i-breed ko na itong mga tolonges na to. Okay, sabi ni Biboy yung mga tolonges daw. Kasi kaysa naman mag-ano kami, maghihintay na lang ako hanggang sa lumaki sila para hindi na kami mas mahirapan na i-akyat. Ano? Pero yun, maganda yung transportation na ginawa actually no Mojang. Actually, maganda nga yung boat. Kailan ba update yun? Ngayon lang in-update yun, no? Yung pwede mong malid yung boat. Hindi ata. Ngayon 1.14 lang ata. Basta yun. Bagong update ata. Di ko lang sure. Pero basta, maganda yung bagong feature nila na ganun, man. Kasi nakakatulong siya. Lalo na sa pag-transfer ng villager. Kasi kung rail, mas mahal eh. Anyway, dito siguro sa baba, lalagyan ko ng design dito. Tignan natin kung ano magiging kalabasan yan. Habang nag-enter tayo kung paano siya, basta yun. Alright guys, so ngayon, konting update tayo ngayon guys, ano. Na-clear ko na and nalinis ko na ang lahat ng pwede kong linisin dito, mga reference. As you can see, malinis na yan, pero hindi pa siya functioning. Kasi tawag nito, hindi pa lumalaki yung ibang villager and kailangan dapat 10 villager ang lumaki. Okay, so tingnan nyo yan, mga bata pa yung mga nandyan. So ibig sabihin, hindi pa to siya gagana. So pag yung mga bata nyan ay lumaki na, ibibreed ko pa sila ng ibibreed para mas madami. Kasi mas madami, mas efficient siyang mag-i-spawn. Okay, so anyway, di ba pinaramis ko sa inyo, sa last clip, tuturuan ko kayo kung paano gawin to. So actually, sa recording dapat ito is papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Kaso lang biglang nag-corrupt yung file. Pero walang problema doon. Papakita ko na sa inyo. So punta tayo sa test world ko. Alright guys, so dito tayo ngayon sa aking mahiwagang test world guys. Ano? Bakit nag-drop FPS ako? Nag-drop FPS. Dami kasing nakabukas. Pero anyway, ito yung efficient. As you can see guys, nag-i-spawn na. Iron, golem, pero may nag-spawn din na pusa, okay? So, ito yung mga kakailanganin nyo guys, ano? Ang kailangan nyo lang naman is 2 spruce leaves, okay? Ay, kahit anong leaves naman, okay? So, kailangan nyo rin ng 11 na block, 11 stack na block, pero mas maganda gawin yung mas marami pa dyan, okay? Block of your choice, ang pili ko para sa design na to is cobblestone kasi yun yung meron ako marami, okay? And next naman is kailangan nyo ng hopper, kailangan nyo ng minecart hopper, kailangan nyo ng rail, and dalawang stack ng glass, okay? Dalawang chest, 10 workstation na kahit ano, pero mas prefer ko siguro loom kasi yung loom masyadong mura lang i-craft, okay? Next is kailangan yung dalawang water bucket, isang magma lang yan, and then 20 na bed, okay? So bakit nga ba 20 na bed? Kasi guys, kailangan nyo 20 na bed kasi para ma-recognize as a village. Kasi sa village at a 20 bed ang meron, di ko sure. Pero yun, so kukunin muna natin yung mga gamit na kailangan natin, okay? Okay, so first yung gagawin guys, ano, hanap kayo na place na pwede yung paglagay, and kumalapit to sa village guys ng pang-bibuildan nyo, make sure na 150 block away from the village. Kung malapit sa village, pero hindi naman malapit sa village, okay lang kahit saan nyo ilagay as long as comfortable kayo kung saan nyo ilagay at patag. Kahit di naman patag guys na yan. So, first step na gagawin is mag-build ng 4 blocks up kahit sana. So, 1, 2, 3, 4. So, pagdating ng 4, sirayan nyo na sa baba. And after that guys, ano, gumawa kayo ng 21 by 21 na platform. Hindi pala 21, 23 pala. Ayan, another 21 naman. 1, 2, 3, 4. 23 nga. Ayan, so after nyo magawa yan guys, i-close nyo na lang yan. After nyo maklose yan, i-fill nyo pa yan. Okay, huwag kayong tamad. Just fill nyo lang. Madali lang yan, parami. Sa baba kayo mag-fill para mas madali. Kung nasa survival kayo, huwag kayo aakyat. Pero depende pa rin sa tactic nyo para ano mas mabilis mag-fill. Pero para sa akin, sa baba. And done. Alright. So after nyo magawa yun guys, ano, gumawa naman kayo ng 2 blocks high na wall. Okay, paikot. Alright, so after nyo ma-fill lahat yan guys, ano, palibutan ng mga leaves yung buong build nyo. Huwag kayo mag-alala, isang block high lang yung tall nito. So ganyan. Pero it depends guys, ano, it depends na maglalagay kayo ng ganito. Pero tanong nyo para saan yan, para to keep mobs na mag-spawn dito. Okay, pero depende pa rin sa inyo guys, ano, kung lalagay nyo ng ganito. What I mean, depende sa biome na kung nasan kayo. Okay, kasi ako nasa snow biome ako. So bale, yung gilid nito is torch, which is ang torch din nakaprevent din na pag-spawn ng mobs. Okay rin yun. So, kaya ako nalagyan ng torch din guys, ano, kasi nagiging yellow yung tubig. Anyway, maglagay ka ng dalawang ganito gilid, pati sa kabila din. So, ito yung magawa lahat na yun guys, ano. Ano yung gagawin guys, ano, gumawa muna kayo ng infinite water source dito sa gilid guys, okay. So, ganyan lang, dalawang bucket lang kayo, dalawang bucket kailangan nyo, kasi kailangan nyo talaga dalawang bucket, okay. So, bakit? Kasi, ganito mangyayari yan. Tira nyo, magpo-flow lang siya ng pagganyan, hindi siya magpo-flow ng palawak, okay.
Kaya kailangan na kailangan nyo magkaroon ng infinite na water source, okay? Number one tip yan, okay? From yours truly, pro gamer guys. So, gawin nyo rin siya sa kabila. So, after yung magawa yan, malalaman yung successful na ginawa nyo pag nangyari to, tong straight line na to. So, na siya managagawin is maglagay kayo ng cobblestone dito, cobblestone sa kabila. Lagay nyo ng water, and mag-flow siya sa gitna. Not really. Kailangan nyo pang lagyan ng ganyan, and ganyan, and meron ng gitna. There we go. So, malalaman nyo tama yung ginawa nyo pag ganyan yung kalabasan. Okay. So, ang gagawin nyo naman next is, pubutasin mo ito sa gitna. Kunin mo yung magma. Ilagay mo yung magma. Pumunta ka sa ilalim. Kunin mo yung hopper mo, pati minecart. And then, ang gagawin mo is, lalagay ka ng pakanyan, pero sisirain mo rin. Pero isang blow ka lang iwan mo. So, yan, maglalagay ka ng, lagay ka ng hopper. Lagay ka ng minecart dito. And then, ilalagay mo yung Minecraft hopper. Ayan, minecart hopper, yan. Ang gagawin nyo, sirain mo na to. Hindi yung sisirain nyo guys, okay? Huwag nyo akong gayahin. Sirain nyo yung sa baba. Yan, lagay mo yung double chest. And takpan mo to para hindi siya gumalaw. Kita nyo yan, ganyan. After nyan, balik kayo sa taas. Kunin yung glass nyo and mag-build kayo ng 4 block up. Ayan. So, tanggalin nyo rin yung binili nyo sa baba. After dyan, gumawa kayo ng 6x7 ata na block eh, na platform. So, para gawin nyo yun, gumawa, maglagay kayo tatlo dito. 1, 2, 3. Dyan parap. 1, 2, 3. Dyan parap. After nyan, dito banda, maglagay ka ng dalawa dito, tapos tatlo dito. Then, i-fill up mo na. Mas maganda naka silk touch ka para hindi sayang yung ano, yung mga glass. Kasi ako, nasayakan ko yung mga glass eh. Potik yan. Pero anyway, pag-fill up nyo na yung ganyan, kunin nyo na yung inyong bed. 20 bed ng kailangan. So, ang gagawin nyo ngayon is mag-place ka ng bed dito. 7 pa ganun. Okay? So, bibilang ka ng 6. 6 lang pala. 4, 5, 6. Hindi yan. Hindi yan. Mukha ba yung bed? Ang ganda naman ng bed na yan. So, ito nyo magawa yan, gawin nyo rin siya sa kabilang side. Ayan. Maglagay ka ng dyan. Ayan. After yan, maglagay ka sa gilid. Ayan. 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 And ayan. And after that, gumawa ka ng paganto. And paganyan. 7 pala. Tama, 7. Tapos magawa yan, biyakin mo na yung mga glass sa ilalim. Ayan. Kasi maharangan yung mga mag-ispon na iron golem. Kasi alam nyo naman, 3 blocks high yung mga golem, di ba? Ang tatangkad nila. Naka-cherry pearl. After that, guys, uy, nag-bounce-bounce po tayo. Pumunta ka dito sa pinagilidor dito sa pinaka na yan. Then, maglagay ka ng 5. Place ka ng 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. 5 din sa likod. Yan. Then, gawin mo din to. Ganyan. Magkaganyan ka. Maglagay mo. Tapos, gawa ka pa ng 2 blocks na wall pala. Ganyan. Maglagay ka ng corner. Sa kabila din, maglagay ka ng corner. Extend mo pa. And ngayon, kunin mo yung working bench na napili mo. Ayan. And start putting in. Lagay mo na rin ng glass. And voila. Do the same thing sa kabila. Pero keep in mind, pag gumagawa kayo, hindi sila paharap. Patalikudan sila. Okay? Ayan. So, actually, finish na to guys. Ano? Pero guys, pag umaalis ka dito, hindi na siya mag-i-spawn ng mga golem. Ang kailangan mo gawin is maglagay ka ng zombie sa taas niya, para mataranta sila at mag-i-spawn sila ng golem. So, to do that, gabi niya, ewan ko kung tama itong ginagawa ko, pero yun kasi yung ginawa ko dun sa Kadakrap, aso kasi nakita nyo naman. So, gumawa lang yun ng ganyan, 2 block na space, para maglakad yung zombie papunta dyan, papunta dito. So, lagay nyo dyan yung inyong zombie. So, huwag nyo kakalimutan na lagyan siya ng name tag para hindi siya mag-despawn. So, lagay mo na by the way yung 5 mong villager na ilalagay dito. Ayan. By the way, nasa Discord pa si KJ Sir, nakikinig. Ayan, so as you can see, ayan, natataranta sila. My baby. Pero yan. Ayan na sila guys. Ayan na yung finished product mo. Mag-i-spawn na dyan any second now. And isang tip, mas maraming villager, mas efficient na mag-i-spawn yung iron golem guys. Ano? And that is it. Ito na yung working iron farm natin guys ano. Ah, sana naman gumana sa inyo guys ano. Saan kasi hindi pa gumagana at the moment kasi maliliit pa yung mga villagers. Pero pag lumaki yun, papakita ko na sa inyo yung update. So guys, that's about today's video. Sa mga nag-enjoy kayo. And if you did, sa pakilat po sa bye. Also, bawa plan ka para subscribe. Make sure na spam subscribe button. And click nyo muna the bell icon para manatapay kasi every video na i-upload ko. And once again, I am your boy, Pro Gamer. Mahaba yung pangalan ko. Basta Pro Gamer na lang. So bye. And have a nice day. Peace.